Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng double line sa plumbing. So, yung previous na tutorial ko, na medyo matagal na, tinuro ko paano gumawa ng layout ng sanitary and water line. And yung isometric, tinuro ko na din. So, yung mga bago pa lang dito sa aking channel, kung gusto nyo matutunan yung single line at isometric na drawing, ilalagay ko yung link sa comment section o dun sa description sa video na to. So kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. Click mo na rin yung notification bell all para like ang updated sa mga bagong upload na video. Start na tayo. Bago tayo mag-start, salamat po nga pala sa patuloy na sumusuporta sa aking channel. Road to 5K subscriber na po tayo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Yun, mag-start na tayo guys. So makikita nyo yung ating sample na drawing is yung sanitary layout nung previous na tutorial ko. So ito na rin yung ginawa ko na sample na reference para isa lang yung ating. Okay. So ngayon, syempre meron ako naka-ready na blocks, mga 2D block na fittings para madali tayo sa pag double line. So naka-ready na yung aking double line. So, dito tayo mag-start sa toilet. So, yung FCO na yan, yung meron ako ditong mga block na naka-prepare. Okay. So, kung makikita nyo sa 2D or sa plan, yung orientation ng mga fittings. So ito yun, ipapakita ko muna sa inyo. So naka-plan siya yung ating double line na fittings. So ito yung FCO natin. Yan. Yung clean out. Ito yung mga pipe na nakat pagdating sa plan. Ito yung makikita ninyo. So mga example ng ganito na pipe na may ganito is yung sa water closet, mga riser, and mga basta yung nakat siya sa plan. So ito naman mga elbow, yan, ito y lateral, may mga T drain, may floor drain na tayong naka-prepare. Ayan. Tapos meron din siyang size na 100 by 100 na lateral, 100 by 50. Ayan. 100 by 50 lateral kasi yung pipe natin is merong 50 ang size. So like nung mga floor drain, yung 100 na diameter size is yung mga water closet and main pipe or yung sanitary pipe. So yun, ito yung ating FCO. So para madali, yan, prepare na ako. So copy lang natin dito. Ilagay natin dito sa FCO.
Yan. So, yung mga FCO muna, panlagay natin. Ngayon ito, FCO din to. Ngayon, i-rotate natin. Yan. Then yung sa water closet, ito. Kasi pag dating sa plan, pag ganito yung tsura niya, nakat siya. Yan. So, ngayon, yung layout natin is gagayahin muna natin. Pero kung yung mga fittings na ilalagay natin is mag-overlap or mag-patong na, so, babaguhin natin yung layout. Kasi double line na siya. Hindi siya single line. So, pwedeng mabago yung layout pag naka-double line na siya. Kasi sa actual, ganun na yung mangyayari. Kaya okay lang na mabago yung layout. So, ginaya muna natin yung layout niya. Yan, yung water closet. Then, yung floor drain. Lagay natin. Dito sa shower drain. Shower drain ito eh. Makuha yung center. Yan. So, yung floor drain natin, nakaganito siya. Yung tawag dito, yung butas niya is nakaganon. So, ang gawin natin, ganito na lang. Yan. Kasi pag pinortify natin, yung abang na butas niya, naka, ano, hindi siya naka-align. So, kaya ganyan na. Ayun, nagbago na yung kanyang layout. Next natin is yung lavatory. So, sa lavatory naman, hanap tayo ng pipe na ganito ang itsura niya. Kasi pagdating sa plan na kaano siya, nakat din. So, pwede ito. Tapos, lagyan na lang natin na. Hanap po na tayo dito sa aking previous na gawa kung meron. So, wala. Pinakitang nakat na pipe. So, ang gagawin natin, kunin natin to. Or gawin natin kuha tayo ng block niya na naka parang naka-riser yung pipe. So, in-explode ko muna. Wala pala akong na-prepare na gano'n na fittings pag nakikita sa plan. Yan. So, parang nakat na yung pipe. So, yung pipe niya is nasa ilalim. So, aangat siya sa laboratory kaya ganito yung orientation niya. Yan. Ngayon, pwede na tayo siguro maglagay ng pipe. So, copy lang tayo dito para mabilis.
yung layo. Rotate natin. Ayan. So, dito sa kabila, lagay din tayo. Ayan. Sobra. Ayan. Meron na tayo na double line. So, maglalagay na tayo ngayon ng yung 50 diameter muna sa mga floor drain. So, sa mga floor drain, kuha tayo ng 50, mga 50 na size. So, ito, yan. Tapos yung isa. Ito, sa laboratory. Yan. And yung sa ano pala. Sa water closet, wala pa siyang pipe na double. Yan. Sarang bago tayo sa pagkada. Medyo matagal na kasi hindi nakapag-upload ng video. So yun, may naka-ready na tayo ng mga pipe. Ang next natin is yung Y-lateral. So 50 yung laboratory, 50 yung drain niya, yung size ng pipe pala. Koconnect siya ngayon sa 100. So, ito yung gagamitin natin na fittings. Ayan ito. 100 by 50 na bilateral. Lagay natin dito muna. Ayan. Tapos lagay din tayo ng pipe. Rotate natin. Yan. So, yan, naglagay na tayo ng Y-lateral. So, next natin, para mag-connect yung nag-cross na pipe na 50 diameter, maglalagay tayo ng elbow. Ayan ito. 50 yung size niya. So, yung orientation ng elbow, yan ito. Yan. Mirror, mirror na. So, dito natin ilalagay kasi dito nag-cross yung dalawang pipe. Yan na, diba? Na, ano na siya. Tapos, itrim na lang natin. Dito. Ayan, meron na tayong nagawang double line sa laboratory connection sa main pipe.
So, kung gagawin sa baguhan, parang matagal, no? Pero kung gamay mo na ito, mabilis lang sa'yo yung paggawa. Tsaka depende na rin dun sa bilis ng ginagamit mong unit, kung laptop man yan o PC. Yan. So next natin, itong water closet na i-connect dito sa 100 din namin, pipe. So ito yung 100 by 100. Lagyan natin dito. Rotate ulit natin. Ayan. So, yun. Yun. Na-connect na natin. Trim lang natin yung sobra na line. Ayan. So, may tsura na yung ating double line. Then, next natin, i-connect siya dito sa, kung sa layout, makikita nyo na connect siya dito sa papunta ng septic tank. So, adjust muna natin to. Kasi para dito sa shower drain, i-connect natin siya dyan mamaya. Ayan, i-connect natin dito sa papuntang septic tank. So, yan. Adjust natin. Then, magkaka-elbow siya dito ng 100 dito. Yan, dito. Yan. Parang mag-overlap na yung pipe. Yeah, ito yung 100 by 100 na elbow. 45 degrees elbow. Yan. Kung napapansin nyo, nag-overlap na yung pipe. Yan, di pwede pa pala. Mirror natin ito. Yeah. Ito yung lalagyan natin dito eh. Yung. So, adjust natin ito. Pasensya na kayo sa aking laptop na ginagamit. Medyo, ano, bagal. So, i-trim lang natin. Ayan. So, dapat pala nilight natin yung, ano, yung architectural para kitang-kita yung layout. Or, ginawang gray or number 8 para kita yun. So, makikita nyo yan, nakakonect na yung water closet at lavatory papunta dun sa septic tank. Ayan. So, ito, next natin is yung shower drain. So, 100 by 50 siya. Ayan. Fittings natin, ha. Bilateral. So, kung wala tayong nakaready ngayon na blocks fittings, matatagalan tayo. Ako pala matatagalan ng paggawa. Kaya nag-ready na talaga ako ng mga fittings para tuloy-tuloy yung aking tutorial. Ayan.
Ayan. Meron na tayo na. Yun, extend ko lang. Tapos, yung black kasi natin, meron na siyang peak point. Kung baga, na pag pinik mo yung black, mayroong lalabas na mapa tawag dito. Box. Anong box nga? So, itrim lang natin yung five. So, yun. Meron na tayong double line na konti. Yan. Save muna natin. So, next natin gagawin yung mga kung paano siya i-cut sa dulo yung pipe, kung paano ipakita yung cut. So, ganito lang yung pagpakita ng pipe na naputol. Yan, ganito lang. Yan. Sa plan, ganyan yung naputol na pipe or papakita mo na putol. Pagdating sa pipe, yan, ganyan. Kasi iba-iba yung pag ano ng cut kagaya sa ducting. Yan, iba ang cut ng ducting na pinapakita sa drawing. So, ito na next natin yung kitchen waste pipe. Yan. Then next natin yung vent pipe. Yan, vent pipe niya. Then yung iba, yung drainage pipe. So, sa next part ng ating video, tutuloy natin. So, hintayin nyo lang yung next part ng tutorial na ito. So, yun. Ingat. Salamat sa panood.